Okay. A what? So, hello guys. Have a good day. We are here right now here in Hartlepool, here in UK, England, with Gerald. Hi. Say hello. Hello. And John Chubb, the one of the very naughty. Don't say that. All right. So. Okay, can you hold the... Actually, the one that he said, just cut that bit. No, but just only... To be honest with you. Just only joke, anyway. I am also a YouTuber. The people who is new, but the same people who knows me a lot, then that's good. Alright, so anyway, guys, this is our navigator. And I got navigator here as well. And okay, so that's... Have we took a video of Hartlepool last time? Yeah, and then this is our first time to visit here in Hartlepool, UK, England. And so this is our first time to visit in this place, okay? So I'll show you guys our way going to the beach, because this is the beach. Just 45 minutes or 1 hour drive. So this is our first time to see this place, so we are surprised. Oh, we find the where we can park in here. I think somewhere here we can park. So this is a parking. Oh my god, this is not a parking place. There's no place to park in here. So we will try to find. I don't know where we can park. It's a bit hard to park in here. I think in here. Oh my god. How can I park in here? My goodness. This kind of car, it's not easy to maneuver because it's a big. Gerald, can you see the Mercedes Benz, please? This may be a hit. Can you see the car? Is it far? Far. Sure? Yeah. Sure, sure? Yes. Yeah, okay, fine. Thank you. We had lots of space. Thank you very much. So we are here now, okay? To see you later, guys. All right. So hello guys, dito na tayo. At saka check natin kung ano yung lugar dito. So ito pala yung sasakyan natin. Yan. Mitsubishi pickup to L2. Ayan. So ito yung sasakyan natin pang ano to, pang kumbat. Ayan. So yan yung sasakyan natin. Pang ano to, pang bundok. Okay. Ayan. So, okay, kunting lakad-lakad muna. Hello. Hello, Ria. How are you? Hello. Hello sa aking vlog. Din si Tuto. Nag-ubra. Di bata mo itong anong gamay. Nasig siya pa. Check ko muna kung na-lock uli. Hmm?
double check muna natin kasi mahirap na yung hindi natin na sarado. Double check natin. Maganda lang to kasi may meron tayong extra tire diyan. Ayan, may extra tire. Yan, mayroon tayong extra tire. And we have also extra tire in here in the bottom like that. So, pwede tayong mag ikot-ikot guys. Ano, I double check. Ano, may kunin, may kuha ko pa? Dala pala tayo ng tubig. Mahirap nang walang tubig. Sakit lang. Kahit na konting tubig lang pwede na yun, mawala lang yung uwaw natin. Kasi dagat yung punta natin. Dito na tayo sa Black Hole Rocks Durham Heritage Coast ng Hartlepool. Kasi yung Hartlepool to ano pa yata to, sako pa to ng Durham. Ayan. Tingnan natin. Dito tayo dadaan. Tingnan natin kung ano makita natin dito, mga ranger. Ang layo ko ta? Akala ko dito na. Ang layo naman. Sumababa pa pala yung lakarin. Bakit bawal sasakyan dito? Ayun. Yung mga bato dito pala. Ayan, so lakad-lakad pa tayo ng konti para at least makita natin kung ano pa yung tingnan natin kung ano pa makita natin doon sa dulo. Ayan. Ang layo pa pala, pwede palang nadaan yung sasakyan dito. Parang pwede pa yata doon ah. Karabing lamig dito. Yung maka kuhan ako, naka coat ako, tapos sila medyo hindi man ano masyado, hindi makapal. At pagkatapos doble pa yung meron akong kuhan, t-shirt na pang winter at saka sa loob pa. Pwede? May bayad siguro dyan? Ah, sige lang, kalakad naman to. Kamu mong yapo? Para makapaka-out na karoon mo. Ate sige, ikaw-out na to? Ate sige. Kunin muna namin yun. Kaya namin maglipat kami dito. Lipat kami dyan. Para mas malapit-lapit. Para pag kumain kami maya. Malapit lang. Save sa kan. Sa lalakarin. So hello guys, dito na tayo. Lakad-lakad tayo ng konti dito. Kasi medyo may kalayuan pa yung lakarin. Wala akong idea kung ano to.
Parang dagat lang naman to. Saka first time kong dumayo dito. Actually, may mga fisherman na mga Pinoy na dumadayo sa amin doon sa Newcastle. Tapos taga Hartlepool sila na destino. So ito talaga yung port kanila ng kanilang barko. Ang kanilang home port. So ito talaga yung home port nila ng mga ibang fisherman sa mga dumadayo sa amin. Kaya yun, oh, ang ganda pala. Alam mo, yung lugar na to, mapapansin ko, parang simple lang pag lumalakad ka, parang wala kami nakita. Pero ito, ma-surprise ka talaga. Kahit ako na-surprise talaga. Ayan o. Ayan. Yes. Talagang maganda talaga yung lugar. Maganda. Maganda siya sa ano, overlooking yung dagat dito. Tapos sa yung mga guys taga dagat rin ako. Kasi yung bahay namin sa Iloilo, dyan sa may Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City, taga lumaki talaga ako sa dagat. Kaya kahit minsan makakita ako ng dagat doon sa atin, parang actually na-impress rin ako, like Boracay, like mga ibang lugar din. Pero mas ibig sabihin na nabago rin ako dito sa ibang bansa pag lalo na makita ko mga ganito. Kasi sa Pilipinas hindi mo basta-basta makita mga ganitong klaseng dagat na parang kakaiba talaga yung kulay ng buhangin, yung mga damo, mga halaman. Makita mo dyan, parang lalo na yan, no? Hindi mo pwedeng daanan dyan. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na pwede mong daanan. Pwede kang lumaka dito o lakarin mo, mag-shortcut ka dito, pwede. Pero sa dito, hindi pwede. Dito, hindi pwede. Kasi kwanto, may mga tinik. So pag natinik ka to, napakasakit to. Yung tinik pa naman to, parang mayroong ano, mayroong kamandag na dumadaloy talaga sa ano mo, sa ugat mo. Parang alam mo yung minsan na tinik rin to yung isang anak ng kaibigan namin. So umiyak talaga. So sobrang sakit yung ginawa nila. Alam mo yung gagawin pala yun sa mga matitinik ito, yung mismong dahon, o kaya may mga dahon talaga na para ipunas mo sa kung saan may ano, may saan may tinik, kung saan ka natinik. So ano mo, sa talaga durugin mo siya tapos ipunas mo. So yun pala ibig sabihin yun talaga magpababa ng sakit ng naramdaman mo. So yun, tip ko rin sa inyo pag natinik kayo dito sa ng ganito mga mga halaman. So yun ang gagawin nyo, mayroong talagang dahon na para dyan. Minsan baka makita ko, sabihin ko sa inyo. Ah, ito pala, parang ito yata eh. Isa ito sa mga dahon. Dahon rin na pigain mo to. Yan. Parang ganyan. Kahit siguro baka mismong dahon niya, pwede rin. Kahit paano siguro prevent o kaya makapababa ng sakit na ramdaman mo. Binibigyan ko lang kayo ng idea para at least kahit pa paano may idea rin kayo. Tip ko rin yan sa inyo. Hindi pwede na pasya lang tayo na wala tayo may mabigay sa inyo ng mga kaalaman, kaunting kaalaman. Yun ang sinasabi nila na ligtas talaga pag may alam. So yun mga ka-ranger, yun ang maganda dyan, no? Yung lugar doon, no? Yung lakarin mo sa, pero medyo delikado kasi pag nahulog ka mga taas eh, lalo na pag nahulog ka maliban na durog-durog ka, yung tinik siguro yung sa katawan mo
hindi mo matiis sa kasakit. Ganda talaga. Kaso lang hindi ko alam kung saan yung daanan dito. Sobrang ganda ng lugar talaga. Yan o. I-picturean ko nga. Picture muna ako. Saglit lang. Picturean ko muna mga kalinyo. Saglit lang. Okay na. Lakad-lakad tayo ng konti dito. Kung ano pang pwede natin makita dito. Sobrang taas talaga mga ka-ranger, siguro mga 10 floor kung dito ka sa taas ng palapak ng building, mga 10 floor siguro. Taas talaga. Wow, ayan ang sabi ko, maraming tinik ko. Saka doon, no? Ang ganda yung lugar. Oh, di ba? Ang ganda ng view. So, dito tayo sa... Ganda. Ayan. Yan, napaka delikado. So hello mga ka-ranger, lakad-lakad tayo ng konti. Tingnan natin kung anong pwede natin makuha. Huwag lang yung sobrang gilid kasi baka tumibag ba. Ayan. Sobrang taas talaga, grabe. Nakakalula dito. Kuha lang ko ng picture, saglit lang kasi sayang yung pagkatapin dito. So mamaya punta pa tayo doon sa dulo kasi mga kasama ko nandun. Nauna na sila. Hey guys, dito naman tayo sa isang lugar na sobrang tarik. Lagay mo parang ano eh, parang panaginip lang o. Yung lugar na to. So dito naman tayo sa mga gilid-gilid. Medyo delikado yung dinadaanan natin kasi baka tumipag ba. Basta kunting ingat lang mga ka-ranger. Alam niyo naman dito.
sobrang ganda talaga mga ka-ranger. Tingnan mo, ang liit ang tao doon, no? Pag nahulog ito, wala na, tapos na yung maligayang araw. So lakad-lakad na tayo mga uli mga ka-ranger kasi dami pa tayong mga pwedeng makita dito. Huwag na tayong mag over the limit o kaya borderline na yan. Pag sumobra ka na, wala na, tapos na. Kaya minsan dyan yung nadadali yung mga iba dahil pinipilit nila yung mga bagay, pinipilit nila yung mga bagay na napakadelikado. Dapat huwag magkumpiyansa lahat ng bagay, di ba? Napakahirap talaga. So yun, may aso dun, no? May tingnan mo ko ng lokalito ng tao dun, no? Napakaliit talaga, di ba? Di ba? Oh! Tingnan mo, dito sana ako diretso. Tingnan mo, nalimutan ko yung pag punta ko dito sa likod ko. Kala ko dyan ako daladaan eh. Tingnan mo, muntik na. Dito sana ako diretso at matay. Alis na tayo. Sabi ko sa iyo, sa inyo, na huwag mag overconfidence sa sarili. Bigyan rin ng allowance, magbigay ka rin ng ano tawag yun, yung kumpiyansa. Kasi mahirap. So marami pa doon ng mga lugar na pwedeng puntahan, yung mga dulo-dulo, pero wag na. Okay na yun yung mga napuntahan natin. Punta na lang tayo doon sa dulo. Kung ano pang pwede makita natin doon sa unano. Tignan natin. Ganda pala ako. Ganda ng view. At tingnan mo, mayroon ng crack, oh. So paano ko natibag yan? Di katabunan ka ng lupa na buhay. So dito naman tayo mga karindya. Maganda siguro doon, no, yung dyan ka apak sa dulo. Yan para yung birthday mo mapunta sa November 1. Yan. Kaya November 2 sa Pilipinas, no? Yung Undas. Yung Holy Saints Day. At saka pa dito ako. Ah, oh my god, saan ba ako dadaan? Walang shortcut eh. Diyan sana ako pumunta. Pumunta sana ako doon, no? Hindi ko alam kung saan ako dadaan. Walang shortcut pa para papunta doon. So dito. Are you sure? This is the right one. My goodness. Wait ko. Madulas pa naman, oh. Hindi ko sigurado kung dito ako talaga. Hindi ko alam saan ako dadaan. Hanap ako ng daanan. Ito pala yung daanan. Buti nakahanap tayo ng daanan. So
Pupunta tayo dyan, tagos dyan, papunta doon. Pupunta sa may ano doon, yung mayroong terrace doon, na para makita mo siguro yung buong lugar. Tingnan natin. Maganda yung maghanap ko talaga yung tamang daan sa iyong papatunguhan. O kaya tuwid na daan. Tuwid na daan. Yung matuwid na daan. Yun ang sabi ni ano daw eh. Ni Noynoy Aquino Jr. Ang tuwid na daan, Tapos yung dinadaanan nila bumagsak. Yung tulay na sino yun, yung mga kasapi ng mga oposisyon, parang may daanan dito. Dito na lang tayo sa lugar na to para punta tayo ng beach diretso. Saan yung beach no? Beach ko talaga dito. Oh my god, hindi ko alam kung saan dadaan dito. Putragis na lang ang daanan to. Yung mga daanan na agaw buhay. Yung iniwasan natin yung mga ganitong daan, pero walang no choice eh. Sa kapag nahulog ka pa naman, wala kang mahahawakan. Oh my god. Ah, ito pa. Walang katapusan to. Kanina hindi ko pwedeng sundin eh, napakadulas. Puro ano yun, puro lumot. O ito pa yung daanan na hirap. Oh my god. Huwag na tayong tumingin sa likod para diretso na. Ayan. Wow. My god. Ay, sobra. Kunting pagkamali lang, durog yung buto-buto mo. Maging bulalo ka sa baba. Kasi durog-durog yung buto mo. At ang buto mo pana, puro na crack, puro na basag. So pwede ka nang gawing bulalo. Yung sa atin lang naman to mga ka-ranger, para at least yung hindi nakapunta dito, mapasyal ko rin kayo dito. At least makita nyo yung mga sitwasyon dito sa mga lugar na hindi na mapuntahan ng mga turista. Actually hindi pa naman to tourist destination eh, yung mga pinupuntahan talaga ng mga mga turista. Kaya mga pupunta dito yung mga taga ibang lugar lang, mga ibang bayan, ibang lugar dito lang sa UK. Mga taga rito lang, mga local din. So kung hindi natin napuntahan to, di sayang no, di ba? O kaya hindi natin na-vlog yung lugar na to. Mamamatay lang tayo sa mundo, hindi natin makita dito yung lugar na to. Okay lang sa camera kasi camera natin na Hero 10. So maliwanag yan. Ano po? Marami silang asong dala. Kasi yung Hero 10 parang
Tumitingin ka lang sa bintana. Kung sa mga kuwan parang nananalamin ka lang. Kaya gusto ko talaga yung aking lens ng aking video, yung camera. Sobrang liwanag talaga kasi para at least ma-appreciate nyo rin yung kung ano ang itsura niya sa personal at saka sa video, parang walang pinagkaiba yan dahil yung video natin maliwanag. Kasi kahit anong ganda ng lugar, pag yung video natin hindi maliwanag, hindi clear, so parang hindi mo rin ma-appreciate yung lugar. Porkito, so yung kung TV nyo 4K din, di mas maganda. Lalo na sa mga malaking mga screen ng TV, maganda talaga to. Yan ang maganda dito sa lugar nila kasi naglalagay sila talaga ng mga designated bin or lagayan ng basura. Para at least hindi kakalat yung basura kung saan saan. Dapat ganyan din tayo sa Pilipinas. Maging aware tayo sa mga paligid natin. Dapat mahal natin yung environment. Dapat friendly tayo. Environment friendly tayo. Kasi yung mga lugar na iniwan sa atin ng Panginoon na pinaubaya sa atin, alagaan natin dahil yung mga susunod nating mga henerasyon, yun ang magmana ng ating mga iniwan na mga magandang alaala sa kanila. Yung mga ganito mga lugar, di ba? Kung ingatan natin sa kanila, di maabutan pa rin nila. Lalo na yung mga endangered species, ingatan natin yan kasi sa pagdating ng panahon sila rin yung sila rin yung susunod na mag-alaga ng mga iniwan natin dito sa mundo para rin sa mga kanilang mga anak at saka mga kaapu-apuhan, di ba? Alam mo, napakaganda ng binigay ng Panginoon sa atin dito sa lupa. Napakaswerte tayo na binigyan tayo ng mga ganitong mga magandang mga tanawin. So dapat rin natin na pangalagaan dahil binigay lang sa atin ng Panginoon. Tingnan nyo, binigay lang sa atin, hindi yan para bayaran natin. Hindi, bigay lang yan sa atin. Kaya ingatan talaga natin. Kaya yung mga kalat-kalat nyo dyan, kung saan-saan kayo magpunta sa ibang lugar o kaya doon sa Pilipinas lalo na, so lagay nyo talaga sa tamang lagayan yung mga basura nyo. Huwag nyong ikalat kung saan-saan. Kasi hindi tayo nagmamay-ari to. Kung isipin, binigay sa atin pero ingatan natin. Ganda ng, alam mo yung lugar na to, na pansin ko parang nasa ibang planeta ka. Yung mga bato parang sa Mars ka. Ngayon lang naman ako nakakita uli ng mga ganitong klaseng nga bato. Parang mga makita mo parang mga orange yung mga kulay niya, parang mga hello. Parang napadpad ka sa Mars. Kung wala lang yung mga ulap
At saka ito lang makita mo, walang dagat, para masabi mo na sa ibang planeta ka. Daw ko ano gano? Daw ara ka sa Mars? No? Daw pinasay ang lugar eh. Siguro grabe ang magnet niya di ay no? Kung mag-magnet ka na daw. Do iron ganin. Iron ganin no? Iron no? Damusan ko ito alam. Mukagi mo ito eskwila. Ano tawag na? Geography. Geography. Yes, sand yun no? Okay, i-anon mo na sa magnet. Grabe niya ang iron niya. Pagkita mo kita sa tsura niya. Dito sila guro kakuha sa mga... Namin nga ni Gusyo ko, ibutama mo ni Howler. People sa imo garden, no? Oo. Talaga yung ikigang. Kaso bawal. Maganda, maganda ng lugar. Siguro kung sa Pilipinas, so ubos to siguro, no? Ay, ubos. Ubos to lahat to? Tangin sa garden niya. Masigkuha siguro to kung sino-sino lang yung kukuha. Kaya dito, maraming batas dito, hindi ka basta-basta maka gawa ng gusto mo dito. Alam mo namin mga turista. Mga ano pala, mga taga-ibang lugar. Naka... Actually, hindi naman yan mga ano eh, mga taga-ibang bansa. Yung mga salita nila taga rito talaga. Kaya ingat lang talaga pag lumakad. Dapat dito nakatinis. Nakaano ka no? Naka running shoes. Kasi may part na madulas. Parang Portugal. Kung nakakadto ka sa Portugal, amugin ang itsura sa Portugal. Amunita na no? Sa paro. Oo, mas grabe. Ayan. Ganda ng mga bato dito. Sobrang ganda. So, lakad-lakad tayo ng 20 kilometers na natin. Matibay rin pala ito. Bato talaga. Medyo delikado rin, no? Ah, medyo yung dito na part, medyo marupok din, no? Marupok yung dito, parang ano? May mga part na matigas. May mga part na puro putik siya. Ito. Ayan, ito bato to. Tingnan natin, no? Ayan. Oh. Oh. Bato. Pero ito putik to. Oh, putik to. Ayan, putik na yan. So, delikado talaga. May tendency talaga na mag-crack siya. So, ayan. So hello guys, hanggang dito na lang tayo kasi wala na masyadong lugar dito na pwede pang kuha sa dito na area. Kaya maghanap naman tayo ng ibang lugar kung ano pang pwede natin makuna ng video dito. So yun, so maraming salamat na lang sa kapapanood ng aking mga vlog. Sana hindi kayo magsawa dahil marami pa tayong pwedeng ipakita sa inyo. Walang katapusan to. Iba-ibang klaseng mga vlog to, mga adventure. O kaya kung ano-ano na lang, lahat ng klaseng vlog dito mo makita sa aking channel. At saka pag dito kayo sa aking channel, para kayong namamasyal kung saan-saan. Lalo na yung mga hindi nyo pa napuntahan.
So yun na lang guys, at saka maraming salamat uli sa pagtitiwala, at saka please subscribe yung mga baguhan dito sa aking channel para ma-update ko rin kayo sa mga bagong video natin at sa mga susunod na mga video natin. O kaya mga previous video natin, makita mo dyan kung ano mga ibang mga na-vlog natin dyan. O kung ano-ano na lang na mga vlog na in-upload natin dito sa aking channel. So maraming salamat guys. At saka sa ulitin, kita-kita tayo susunod. And see you my next vlog. Hasta la vista mga ka-ranger.